Magkapatid na menor de edad sa Bugalyon, Pangasinan, paulit-ulit na hinalay ng kanilang tiyuhin. Isa sa mga biktima na buntis, narito ang report. Matinding galit ang nararamdaman. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Magtanakaw! Sino ka? How I'd love, love, to dance with my father ang trabaho. Okay lang po. Sige boss. Thank you po. Thank you.
O, Cham-Cham, ikaw pala yan. Bakit? Dito, pwede po ba kami makituloy? Ah, sige, sige. Tuloy kayo. Tito, mag-aalis ako, ha? Ah, sige, sige. Wait lang, ha? Hoy! Ang iniyakiyakap mo dyan! Ha? Susumbong ka? Ha? Susumbong ka sa mga kapatid mo? Ha? Ha? Susumbong ka? Susumbong ka sa mga kapatid mo? Ano? Ha? Ano? Isa? Ha? Susumbong ka? Ate? Ano ginagawa ko sa amin? Lamihan ko siya! Sa mga kapatid ka? Isa ka rin! Dad, ikaw ay inaaresto namin sa salang pangalay at panait siya yung sariling pamangkin. Ha? Ano? Ikaw ay mayroong karapatang manahimik at kumuha ng sariling abogado. At kung ikaw ay walang kakayan, maaari kang bigyan ng pampubliong abogado para depensahan ng iyong sarili. Ang batas laban sa panggagahasa ng 1997 na nagpalit ng nakaraang kahulugan ng panggagahasa ayon sa tinukoy ng binagong Kodigo Penal ng 1930. Ngayon ay tumutukoy sa krimen ng panggagahasa gaya ng sumusunod. Artikulo 266A, panggagahasa, kapag at paano ginawa. Sa pamamagitan ng isang taong pagkakaroon ng kaalaman ukol sa laman ng isang babae sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari. Una, sa pamamagitan ng puwersa, pagbabanta o pananakot. Pangalawa, kapag ang napi ay inalisan ng mga kadahilanang tumanggi o sa kabilang banda ay hindi namamalayan. Pangatlo, sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na pakana o malupit na pang-uubuso ng kapangyarihan. Cham, Mia, Michael, pasensya para sa lahat na nagawa ko. Pinag-isihan ko yung lahat. Pasensya na kayo dahil sobrang pagod na pagod lang ako noon eh. Ang hirap kasi ng buhay natin noon. Pwede niyo sa nangyari sa'yo, Cham. Ako na yung gumawa ng paraan upang makulong yung walang hiyan yung dito. Nagkaroon na tayo ng justisya. So, sorry na. Pwede siya na.